Titanic na mga kababayan si Inday. Sabi dito sa mga balita, yung ratings po ni Inday sa survey, sumadsad sa pinakang mababa since ano, 2022 after na mag-resign siya as DepEd Secretary at humiwalay sa ating Pangulong Bongbong Marcos. O yan po yung balita dito sa Philippine Daily Inquirer. VP's net ratings dropped to lowest since 2022. Ito naman yung balita sa ano. Nagpapagang mga balita at pagtamakay sa mga iso na lipunan. Pusa! Opinyon, para at paglalantad sa katotohanan. Pusa! What you see is what you get. You decide. Sa Philippine Star, Sara Duterte's popularity slips after DepEd exit, sabi po sa survey ng Social Weather Station. Inagpistan po ng mainstream media yung pag-Titanic ni Inday. Lawmakers rap Sara as her ratings plunge. Tama po yung mga analysis natin. Di ba ba, mga kababayan? Sabi natin, mga kababayan, once na si Inday po humiwalay, kasi nagpanalo po kay Inday, mga Marcos loyalists, hindi man po mga DDS. Kasi yung DDS po, kukunti man lang po sila. Once si Kako umiwalay si Inday, bubulusok ng tuluyan yung kanyang ano, trust ratings. Yun nga, mga kababayan, yung nangyari. Nag-Titanic po, parang yung partido ni, ano, ni Maudie. Sabay-sabay po. Ganyan o, PDP laban ng Titanic. Nandito yung tatay ni Inday at saka si Inday nandyan din. Kaya tumalon si Tolentino, mga kababayan, natira tatlo. Si Inday nasa loob at saka si Digong. Yan po si Inday o. Kamiting si Bato at saka si Bongo, di nga kasama po si ano, di nga kasama mga kababayan si Robin Padilla saka si Philip Salvador, natatakbong senador. Nag-Titanic yung partido nila, mga kababayan. Yeah. Yan talaga niya, Mr. Maravillas. Kaya po si Harry Roque, laway na po si Harry Roque na iluklok si Inday. Nanawagan na po si Harry Roque na gawing acting president now na daw. Gawin na daw na acting president si Inday. Sabi dito sa Politico News, Marcos may sakit. Harry Roque wants Sara Duterte to serve as acting president. Anong sakitan niya, Mr. Maravillas, ang sinasabi ni, ano, ni Harry Roque? Yung the same script nila na ina-accuse yung ating Pangulong Bongbong Marcos na bangag. Kasi daw, mga kababayan, base sa classification ng WHO, yung paggamit ng pulburon, sabi ni Harry Roque, klasipikado daw yun na sakit. Yun ang naging justification, mga kababayan, ni Harry Mao. Talaga nga, anya Mr. Maravillas. Grabe na ang desperation. Titanic na kasi po. Yun ang sinabit ng kanilang agrupo after na umiwalay si Inday sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ko sa inyo, na once na nag-resign si Inday at kumala sa unity, bumulusok talaga po yung pangarap ni Inday, mga kababayan, na maging pangulo ng ating bansa. Palabo ng palabo. Yun ang analysis, mga kababayan, dito ng isang congressman. Si congressman, Manila congressman, Joel Chua, ishare ko po sa inyo ang sabi niya. Napakaganda yung analysis niya. Parehas ng mga sinasabi natin. O yan po, Attorney Joel Chua, patungkol kay Sara Duterte, significance of Vice President Sara Duterte's drop in satisfaction ratings. May analysis siya, mga kababayan, at yung analysis niya, tugma sa ating mga sinasabi noon pa. So sabi po ni Congressman Chua ng Manila, in the latest survey niya, Vice President Sara Duterte, yung SWS niya,
Net satisfaction rating has dropped significantly by 19 points from positive 63 in March 2024 to positive 44 na lang in June 2020. Sa inyo, yung full story ng balitang yan, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng Malinis and Spaces Fitness Gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, Aleco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin. Mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mahinan po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya Red Mix Food Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Goji Berry. Yung Goji Berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. 24. Nasabi mga kababayan, ito yung pinakang malaki, pinakang mababa. Yan o. The lowest since 2022. Sumadsad na po ng todo, ng Titanic. Kasi po, alam ng mga mamamayang Pilipino kung sino yung nasa tama, kung sino yung mali. Turn off po yung ating mga kababayan sa mga pinagagawa ni Inday. Lahat kasi pampersonal lang niya. Hindi man paglilingkod sa ating mga mamamayang Pilipino ang ginagawa niya, kundi paglilingkod po kay Kibuloy at sa kanyang pamilya. Tapos nagsisweldo sa ating mga mamamayang Pilipino through the taxes of the Filipino people. Tama ba yun? Yes, sabi po ni Chua, ito ang yung decline ma... This decline moves her rating from very good category to good. This decrease is noteworthy anya for several reasons, particularly if she is considering a bid for the presidency in 2028. Yan man talaga po, gusto na ngang iluklok niya, no? Nauna. Gusto nang iluklok ni Ari Roque. Gawin na anya nating acting presidency, Day. Tuluyan ang nasiraan ng bait po si Ari Roque. So sabi dyan sa kanyang analysis, key factors anya in implications. Number one, loss of momentum. The drop in satisfaction suggests that Vice President Duterte may be losing some of the political momentum
she had built earlier in her term. A 19-point decline anya is substantial and may indicate growing satisfaction or unmet expectations among certain segments of the population. Kaya dati mga kababayan, may diferensya sila ni Bongo. Hindi niya, no? Hindi niya iniintindi si Bongo na member ng PDP. Ngayon, nakipag-meeting na sila. Na yung PDP po, naubusan na ng members, nag-Titanic na. Si Tolentino nga po, tumalo na po. Yan na po yung PDP, o. Abang si Tolentino, mga kababayan, tumalo na sa Titanic ng PDP laban, si Inday pumasok. Sabay-sabay silang lumulubog, mga kababayan, ngayon. Yan kasi ang sasama ng ugali ninyo. Pansarili lang ang inyong mga iniisip, hindi man yung ating bayan. Pangalawa, sabi po ni Congressman Chua, the decline niya is most pronounced in regions where she previously had strong support. For example, in the Visayas, her rating dropped by 22 points. Mas malaki, mga kababayan. And in Balanced Luzon, it fell by 26 points. Even in Mindanao, na kanyang stronghold, there was a 7-point decline. This could signal vulnerabilities that her political opponents might exploit, especially in regions outside of her core base in Mindanao. Yung mismong baluarte niya, mga kababayan, bumagsak siya ng 7 points. Lalo na sa Visayas po, na kiniklaim nila na lugar pa rin nila. Kasi di ba si Edigo, Bisaya daw siya, galing dito sa, ano, sa Marlite. Eh wala, baluarte na ngayon ni Martin Romualde siya. O di ba? Mas malaki po yung ano, mas malaki yung pagbagsak. Yan o, 22 points sa, ano, sa Visayas. Tapos sa Balanced Luzon, mas matindi siyempre. 26 points, mga kababayan. Pangatlong puntos sa analysis po ni ano ng result ng survey ni Congressman Chua, demographic shifts niya. The drop was significant across various demographics, including 21-point decline among men and notable decrease among both younger and older voters. This suggests niya that dissatisfaction is not limited to one group, but is more widespread, potentially making it harder for her to reverse the trend. Alam po, sabi ko po sa inyo, pag 2028, malamang ang ratings ni Inday po, negative na. Kaya hindi natin dinidisturbo yung ganyang mga pronouncements. Ituloy lang po ninyo. Maganda yung ginagawa ninyo. Sabi ni Napoleon Bonaparte, do not disturb your enemy when she or he makes mistakes. Ayan mo siya sa ganyang mga pinagagawa. Tuloy lang po ninyo. Maganda ang epekto. O diba? Araw-arawin niyo po yung isyo sa pulburon. Yung mga Marcoses po, mga kababayan, para ng teflon, hindi na tinatablan, hindi na dumidikit sa kung ano-anong mga dumi na inihihagi sa kanila, nasanay na. Di ba? Immune na sila kasi mula pa sa kanyang tatay, kung ano-anong yung mga akusasyon na tinatapon sa kanila, anong resulta po? Landslide votes. Para sa ating Pangulong Bongbong Marcos, 31 million plus. Nadamay nga po yung boto para kay Inday. Kaya nag 31 million siya. Kasi sabi ko nga po, mga kababayan, yung mga Duterte, ni man po kilala dati. 2016 lang sila nakilala. Ginamit ni Digong si Amy Marcos. At si Inday, ginamit yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi kung alam niya, mga kababayan,
na mananalo siya, nakita nila during the Run Sararab na campaign na ginagawa nila. Nang mag-declare na tatakbo sa pagkapangulo si Bongbong Marcos, yun ang rason nag-slide siya sa pagiging VP, hoping na pag naging VP siya, susunod na siyang presidente. Kasi yung mga propaganda nila, mga kababayan, na tawag dito sa amin, nagpaunod, nagpaubaya. Kaya daw, ang utang na loob dapat tanawin ni President Bongbong Marcos. Kasi nagpaubaya, mananalo daw si Inday, pero pinaubaya kay Bongbong Marcos. Yan ang script nila ng propaganda. Hindi po yun totoo. Nag-slide po si Inday to BP kasi nakita nila malabo na manalo. Kasi kung naniniwala silang manalo, dumiritso sana si Inday ng Run Sararan, presidente yung tatay niya. Di ba? So ibig sabihin, despite na presidente yung tatay niya, hindi pa rin mananalo si Inday. Kaya nagdesisyon siya na slide na lang muna niya ako, hoping na i-endorse siya in 2028. Eh wala man yatang usapan na ganun eh. Di ba? In-assume siguro nila, mga kababayan. Kaya yan, ang akusasyon nila sa ating Pangulong Bongbong Marcos, mga parinig ni Inday, manggagamit. Baliktad po, ang ginamit po, ang manggagamit po sila, ginamit ng kanyang tatay, yung Marcos. Kasi ang Duterte po, hindi man kilala sa buong Pilipinas. Tama pa? Ang Marcos po, 1960s pa lang, bantog na sa buong mundo. Kasi napaka-brilliant president po. Senador pa lang, brilliant senator na po si Apolacay. Lalo na nung magpangulo. 20 years na naging pangulo. Wala man pong sinabi yung pamilya Duterte. Di man natin kilala. Doon man lang po sila sa Davao. At sabi ko nga, yung mga Duterte, hybrid dilawan. Marcos yung tatay, yung gobernador, yung nanay, Cory. Kaya nga po, inappoint si Digong as vice mayor, mga kababayan, nang mapatalsik yung dating Pangulong Marcos. Officer in charge, OIC, di ba? Pinagtatanggal yung mga local officials noon. Yun po yung nangyari, yung simula ng karir sa politika ni Digong. Kaya huwag kayong naniniwala sa mga propaganda nila na ginamit ng mga Marcos, yung Duterte, ginamit lang. Walang katotohanan, sila yung nanggamit kasi hindi man sila po kilala. Nakilala sila dahil sa Marcos. Sumakay sa Marcos, mga kababayan. At yung sinasabi natin na analysis, ito yung patunay, ito yung result ng survey. Na sabi natin, once sumiwala yung Duterte sa Marcos, bubulusok, mga kababayan, ang ratings ni Inday. Ito na nga po. So ang ibig sabihin, yung mga previous ratings ni Inday po, mataas kasi yung mga Marcos supporters ay hindi pa na-turn off sa kanya kasi unitim pa. Ngayon, totally na-turn off na po kay Inday, lalong nag-full blast siya sa paninira. Nag-Titanic na po yung kanyang ratings. At tuloy-tuloy yan hanggang 2028. Inday will be forced to go back to Davao. Mag-mayor na lang. Doon siguro baka manalo pa siya. Kung hindi mapapalitan yung Duterte by the Nograles in the midterm election. Pag napalitan po yung Duterte, matalo si Baste sa midterm election, pumalit yung Nograles, sabi si Mix Nograles, tatakbong mayor, tapos na po ang kanilang politika. Tama ba? Isipulungan niya Mr. Maravillas, malamang bigyan din ng kalaban. Sa pagka-congressman, kasi po, hindi may paliwanag yung 51 billion pesos na pork barrel kung bakit binabaha pa yung Davao. Based mismo sa reklamo ni Inday, inanapan po ng flood control project yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi niya inanap yung panahon ng flood control project sa Davao ng kanyang tatay na nag-serve ng napakahabang panahon sila, si pamilya nila, as mayor
At nag-serve yung tatay niya as president for 6 years. Hindi niya inanapan ng flood control master plan. Yung Pangulong Bongbong Marcos na 2 years pa lang, hinahanapan niya. Eh, laging basag po yung argumento nila. Argumento po ni Inday. Ito na ngayon yung analysis ni ano, ni Congressman Chua. Tama po ito. Truthful analysis. O, number 4, potential causes daw. The decline could be attributed to several factors such as public perception of her performance in office. Walang ginawa eh. Handling of specific issues or external events that may have affected her popularity. Without specific data on the causes, it's challenging to pinpoint exactly why her ratings dropped, but it could be related to recent national issues or controversies. Eh, lahat man lang po ito, consequences ng mga mali niyang ano, aksyon. Yung pag sama-sama niya sa Naosug rally na ikinagalit ni First Lady Lisa Marcos at nagtuloy-tuloy na mga kababayan sa pag-resign niya as Defense Secretary na wala man po siyang magandang ano, ginawa. Tama? Nakikita yun ng ating mga mamamayang Pilipino. Pinababayaan lang siya. Nang pinapubuylo lang siya ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi man siya nag-uuto sa kanya. May pagrespeto sa kanya. May paniwala sa kanya yung ating Pangulo na kaya niya. Kaya nga siya nilagay dyan. Hindi man pala kaya. Eh, napilitan na lang siya na mag-resign. Number 5, mga kababayan, political ramification. Sabi rito, if this trend continues, it could affect Duterte's chances in 2028 presidential bid. A continued decline might embolden potential rivals and weaken her ability to secure early endorsements or support from key political allies. It could also shift the dynamics within her political base, leading to challenges from within her own party or coalition. Wala. Iiwasan na po sila, si Inday, pati ng mga potential sponsors or funders, mga backers. Ang pwedeng asahan niya yung ibawal man po ang foreign fund. So gagawa sila ng paraan kung paano yung support galing po sa Beijing, magamit nila. Yung pogo po, binawal na ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kaya nga hindi na makabuelo yung Naosug. Wala na. Sarado na yung gripo. Wala nang dumadaloy. You see? Magaling yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ha? E, gayoan niya. Yan ang ginagawa ninyo. Hindi po pwede yan. O, ito na nga po. Isuportado ng ating mga mamamayang Pilipino. Kasi kung ano-anong krimen po. Human trafficking, AGK, drugs, money laundering, yan binanggit sa suna ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kinasangkutan po ng pugo. You see, na naging widespread yung operation noong previous administration. Kaya tinuldo ka na, mga kababayan, hanggang kuha na lang sila. Binibigyan ng hanggang December para naman yung mga workers po makapaghanap ng mapapasukan po. Tama? Malilipatan nila. So makikita ninyo, iniwan ng lahat ng mga allied political parties si Inday. Siya yung umalis sa lakas. Yung lakas ngayon ni Martin Romualdez, mga kababayan, lalong dumami. Ang latest po, yung mga taga Metro Manila. Ayan po, forces gather for 2025 polls. Sabi dyan, President Ferdinand Marcos Jr.'s Partido Federal ng Pilipinas on Thursday formalized alliance with the Nacionalista Party, gathering forces behind a grand coalition for the 2025 elections. Marcos led the formal signing ceremony of the alliance between his party and the NP, led by former Senate President Manny Villar at the Brittany Hotel in Taguig City. Si Mark Villar po, dating Public Works Secretary ni Digong. Kay Digong yan, nakipag-alliance na po yung partido nila. Yung tatay ni Mark, si Manny Villar, nandito na po sa ating Pangulo.
Tapos, yan o. Si Manny Villar, si President Bongbong. O, ito na. Lahat na, mga kababayan, nasa administration coalition na po. Yan o. Si Mark Villar, yung tatay. Si Annie Lacona po ng Maynila, kasama na din po sa lakas. Sila-sila na lang natira, mga kababayan. Si Bongo, si Bato, si Robin Padilla. Ah, eh, Titanic na po yung partido nila. Number 6, need for strategic adjustment. Sabi dito, the drop in ratings might prompt Duterte and her team to reassess their strategies. This could involve more active engagement with the public, addressing key issues that are causing dissatisfaction or refining her public image. Reversing this trend would be crucial for maintaining her viability as a top contender for the presidency. Ayan po, kung magawa nila, isa natura po ng pagkatao ni Inday. Matigas ang ulo eh. Childish, hindi niya makontrol yung kanyang emotion, daldal ng daldal, na hindi po pinag-aralan yung sinasabi. Ayun, iyon po ang dahilan kung bakit nag-Titanic po yung kanyang ratings. Wala man siyang contribution sa gobyerno, na meruisyo pa. Nanira na, mga kababayan, full blast na paninira. Wala man po maniwala sa kanilang kwento kasi sabi nga, lahat ng lumalabas sa bibig ni Inday ngayon, pati nga yung tatay, nagsabi, maniwala man ang inyong kay Inday. Dinadyaming lang ay kayo niyan. Anong gagawin namin dyan sa Senado? So, kung yung tatay nagsasabi na si Inday sinungaling, sabagay, yung tatay sinungaling. Paano natin paniniwalaan ang mga sinasabi ni Inday, lalo na yung mga attacks niya sa ating administrasyon? Kaya imbes na makuha niya yung sympathy ng mga tao, parang umihip si Inday sa lusong. Backfire lahat sa kanya. Ito na ngayon, bumulusok, sumadsad yung kanyang ratings. Wala siyang makumbinsi. Hindi nila mapaniwala yung ating mga mamamayang Filipino sa kanilang script na pulboron. Na mismo nang si Inday yung nagsasabi. Yan ah. Sara Duterte, leaders should not be motivated by cash, cocaine, or champagne. Wala mang maniwala sa kanila. Ito yung conclusion po ni Congressman Chua. Sabi niya, Vice President Sara Duterte's significant drop in satisfaction ratings is critical development that could impact her future political trajectory. It highlights potential weaknesses in her current standing and signals the need for strategic adjustments. If left unaddressed, this decline could weaken her position in the run-up to the 2028 elections, making her more vulnerable to political rivals and diminishing her appeal to the broader electorate. Yeah, based mga kababayan sa survey, si Martin Romualdez, yung trajectory, pataas ng pataas. Si Inday po, Titanic. Yung satisfaction ratings ni Martin Romualdez, lumampas na kay, ano, kay Inday, 53%. Si Inday, 44%. You see? 4 years away, mga kababayan, to 2028 presidential election. Eh, si Martin po, sige lang ang trabaho. Kasangga ng ating Pangulo sa pagsiservisyo sa ating mga mamamayang Pilipino. Ganon, at hindi siya nagsasalita. Walang politika sa kanya. Matagal pa niya yan. Wala siyang announcement. Ang announcement niya na sinasabi, malamang niya magsika kong re-election. Kasi wala mang presidential election, tagal-tagal pa. In other words, kakandidato si Martin Romualdez for congressman sa Leyte. And maybe, ma-maintain niya ang speakership to protect the president sa mga nagpaplanong kudita. Di ba? Diyan sa Congress, tanggalin siya, kaya kita ninyo. At mangyari yung impeachment tulad ng ginawa ni GMA kay ERAP.
O, di ba? Ganon, mga kababayan. Ito nga yung sinasabi ni Harry Roque. Laway na po si Harry Roque, mga kababayan. Gusto nang iluklok si Inday at gawing acting president. Yan po. Marcos may sakit. Kailan man nagkasakit? Yung sakit-sakit ng ating Pangulo, yung dati po, sipon-sipon, yung bidko, nag-positive, ang dali-dali makarecover ng ating Pangulo. Malakas pa sa kalabaw po. Harry Roque wants Sara Duterte to serve as acting president. Nakukorner na kasi siya sa investigasyon ng Congress. Kaya gusto niyang mag-acting president dito para alams na makalibre sila ng kanyang among si Digong. Pati si Bato, pati si Pacquiao. Former presidential spokesperson Harry Roque has proposed that Vice President Sara Duterte take over the presidency. Matindi po. In an acting capacity niya, as he raised the prospect of President Marcos having a chronic illness. Naniniwala kayo sa mga ginawa ninyong kasinungalinga, mga kwento-kwentong kutsiro ninyo, walang katotohanan. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos ay negative. Dalawang bisis. Di ba? At mismong si Bato sa kasi Abayalde, nag-certify, wala man na niya sa lista. Sa narcolist, dating PNP chief si Bato sa kasi Abayalde, sila mismo na nag-certify. Tapos naniwala kayo dito kay Morales na convicted sa perjury. Di ba? In his August 10 column for the Philippine Star, Roque said Marcos must prove that he is in the right frame of mind to continue leading the nation amid persistent allegations of illegal drug use. Yung allegation ng drug use po, galing man sa nasa kampo ninyo, kayo man lang po. Di ba? At ang author siyempre si Mau Diggs, yung amo ninyo. Gamit si Maharlika na disgruntled former supporter kasi hindi nakuha yung gusto. kung kahit man po ako si BBM, hindi ko kukunin ang isang tulad ni Maharlika na mangga. Di ba? Tutulong kasi may agenda. Personal niyang agenda. Hindi man po pwede yun. Sa tagal na po sa politika ng mga Marcoses. Basa na nila yung mga dumidikit sa kanilang mga tao. Matatalino yan eh. Gustong mag-manipulate po ni Marlika. Gusto niya siyang magdikta. Ang feeling niya po, siya yung pinakang magaling. Di ba? Ganun ang mindset no? May problema sa pari-parehas po. Assuming masyado. Sabi ni Roque, any kind of addiction na niya is classified by the World Health Organization as a chronic disease. Ginamit pa yung WHO sa propaganda niya. If indeed he is saddled by a chronic illness or health disorder, I respectfully suggest that he allows the constitutional successor to take over in an acting capacity. Ang may chronic pong tama, kayo, kitang-kita po sa mga pag-ugali ninyo. Sabi ni Trillanes, may mga tupa kayo. May tupa kanya. Si Inday, may tupa kanya. Unfit. Sabi ni Trillanes, unfit niya to hold office as vice president. He knows his current vice president is not power hungry and would not usurp his elected position. Otherwise, she would not have gifted him the presidency on a silver platter in 2022. Anong sinasabi ninyong silver platter ibinigay na naging presidente po si Bongbong Marcos dahil po sa mga mamamayang Filipino, Marcos supporters, hindi po sa inyo na mga DDS? Sabi ko nga mga kababayan, presidente yung tatay niya ni Inday. Kung naniniwala sila na mananalo si Inday, naniniwala si Inday mananalo siya, presidente yung tatay niya, di dumiritso siya sana. Hindi siya kasi mananalo. Kasi yung supporter ni Digong, nagpanalo sa kanya, Marcos supporters. Tama ba?
tumakbo si Bongbong Marcos for president, alangan man yung mga Marcos supporters, buboto kay Inday. Tama? Bumoto yung mga Marcos supporters kay Digong sa mga Duterte kasi si BBM tumakbo vice president. Kaya yung boto, mga kababayan, ni Digong, 16 million, 200,000 yun lamang ni ano, ni ang sana panalo si BBM for vice president na smart magic. O diba? Malinaw po. Huwag kami Ari Roque. Yung maniwala sa analysis mo. Malayo man po sa katotohanan yung mga analysis po ninyo. Kaya nga po, after na ano, umiwalay si Inday sa Unity, ito na siya, bumulusok ng todo. Yung Okta Research po, yung nauna, 16% lang po ang sumusuport sa mga Duterte, 36% sa Marcos. Malinaw. At ngayon, ang ebidensya mga kababayan, malinaw na malinaw. Bumulusok ng todo. Titanic, mga kababayan. Nag-Titanic yung ratings ni Inday. Bakit po? Umiwalay sa Marcos. So totally, nag-disengage na rin sa kanya yung mga Marcos supporters. Tama pa?